Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So sa video na to, hindi muna tayo mag-uusap about makeup. So mas importante siguro itong pag-uusapan natin at alam ko magiging curious at interested kayo sa video na to. So kung ano nga ba ang pag-uusapan natin? So ang pag-uusapan natin is kung paano mag-apply ng YouTube channel monetization using your mobile phone. So para sa mga bagong YouTuber na kagaya ko, kailangan panoorin mo to mula umpisa hanggang sa dulo para naman malaman mo kung paano ka ma-monetize YouTube. Ngayong 2020, may bago ng rules si YouTube kung paano ma-monetize ang YouTube channel mo. So, kung ang mga napanood mong tutorial is within 3 months, 6 months, or 5 months, sigurado na hindi na yun yung tutorial na applicable para sa'yo. Lalong-lalo na kung ang gamit mo ay mobile phone. So, aminin naman natin lahat talaga, lahat ng mga nag-uumpisa ngayon ay nag-uumpisa sa mobile phone. Hindi lahat sa atin merong laptop, hindi lahat sa atin merong computer. So, kaya naman, itong tutorial na to ay bagay na bagay sa iyo at sa akin na mga nag-uumpisang mag-YouTube. So kung hindi ka pa naman nakakapag-subscribe at interested ka sa video tutorial na to, please click the subscribe button, like and share, and click the notification bell para naman updated ka sa mga fresh na i-upload nating video tutorial. Kaya kung interested ka, ito na. Hindi na natin patatagalin. Punta na tayo sa step-by-step tutorial kung paano ka makakapag-apply ng YouTube channel monetization. So ito na. Hello, good day guys. Ito yung video ng tutorial kung paano ba natin i-apply o i-enable yung channel monetization ng YouTube channel natin para ma-monetize to at mapag-apply tayo sa Google AdSense. So sa totoo lang, kaya ako gumawa ng video na to dahil isa ako sa mga nag-struggle para ma-apply yung monetization ng channel ko para ma-enable. Pero nalaman ko rin kung paano through tutorials, kaya lang hindi lahat ng tutorials na mapapanood sa YouTube ay yung bagong rule na ngayon ni YouTube. So marami mag-struggle para mag-apply o mag-enable ang monetization ng channel nila. So stay tuned sa video nito para makaka-catch up kayo kung paano nga ba i-apply o i-enable yung monetization ng channel nyo. At makatulong ako. So start natin, nabuksan yung YouTube natin through desktop site. Hindi mo siya bubuksan sa app ng YouTube. Hindi dyan. Bubuksan natin yung app, yung YouTube natin in desktop site. So, alam ko, ilan sa inyo, alam yun. Bubuksan natin yung desktop site ng YouTube natin dito sa Google Chrome. So, click natin yung Google Chrome. Ayan. Pupunta tayo sa homepage ng Google Chrome. Yung iba sinasabi, ibang browser daw yung gamitin para mabuksan yung desktop site ng YouTube tulad ng browser mismo ng cellphone ninyo o ibang browser kung ano man yan. Pero ako, nabuksan ko yung desktop site ng YouTube ko kahit dito sa Google Chrome. So hindi totoo na hindi mo siya mabubuksan dito sa Google Chrome. So pag napunta na tayo sa homepage ng Google Chrome, ano ba yung type natin? Siyempre YouTube. Kaya lang type natin www.youtube.com/desktop. And dahil desktop site nga ng YouTube yung pupuntahan natin. So, start natin yan. Okay. So, ito na yung interface ng pag-search nyo ng youtube.com desktop. At ang hanapin nyo dito ay itong sign in YouTube. Okay. So, click natin yan. Ayan, yung mapansin ninyo, medyo nag-pop up yung app ng YouTube na usually na kikita natin o nabubuksan natin kapag nagbubukas tayo ng YouTube app. Pero may makapapansin din kayo, may nakikita kayo mag-pop up sa ibaba ng screen ng cellphone ko na iba't ibang kasi ng browser na meron ako. Kasi nga, i-open natin yung YouTube natin through desktop site. Kaya sa browser natin siya bubuksan, hindi sa mismo app. Kaya sabi ko sa inyo, sa Google Chrome natin siya, siyempre, click pa rin natin yung Chrome. Ayan. So, mapupunta tayo dito sa dashboard ng YouTube channel ko na kung saan, ito yung old version. O, dito yung bagong update ng YouTube. At kapag dito ka nag-apply ng monetization, hindi siya mag-grant. Babalik lang kayo. Ganyan nyo ha. Try to ha. Kasi pag mag-apply o mag-enable ang monetization, pupunta kayo sa channel. Click natin tong channel. Ayan. So, ito yung lalabas. Pag-click nyo yung channel, makikita nyo dito, may iba't ibang options, may mga box na yan. At makikita niyo sa pangalawang box ay yung monetization. At sa ibaba, eligible and enable. So, syempre, pag mag-apply ka ng monetization, i-enable mo siya. Tingnan niyo kung ano mangyayari ha, pag in-enable ko siya. Click natin. So, ganyan yung nangyayari. At alam ko, ilan sa inyo, ganyan din yung
experience na kapag ina-enable yung monetization ng channel nila, is bumabalik lang ulit dun sa dashboard. Dapat kasi i-redirect ka ni YouTube dun sa channel monetization, sa bagong dashboard. Kaya lang hindi nangyayari. So, paano ba yung gagawin natin? So, ang gagawin natin ay pupunta tayo dun sa new version ng YouTube ngayon na meron ng applied new rule kung paano mag-apply ng monetization ng channel. So, paano ba natin gagawin yun? Napapansin ninyo, pupunta kayo dito sa upper right part ng screen ninyo, may makikita kayong tatlong dot. I-click ninyo yan. Ngayon, ang gagawin natin dito sa mga options na ito, hahanapin natin yung option na desktop site. Okay, ito yun. So, click natin yun. Ayan. Ayan. So, mapansin ninyo, nandito tayo sa dashboard ng YouTube channel ko, Gabriela. At makikita nyo, ibang-iba yung dashboard na to dun sa dashboard na una natin nakita kanina. Kasi nga, ito na yung bagong update ng YouTube na YouTube Studio na. Hindi na siya Creator Studio. Creator Studio kasi yung sa old version at sa new version ng YouTube is YouTube Studio. So, mas bago na to. So, sa pag-apply ng channel monetization, ang hanapin natin dito ay yung options ng monetization, siyempre. So, tingnan natin, click natin dito, hanapin natin yung option ng channel monetization. Ang symbol ng option ng channel monetization ay itong dollar sign na to na nasa left side ng screen ninyo. So, click natin yung dollar sign na yan. Ayan, nandito na tayo sa channel monetization. O, makapansin ninyo. At ito yung lalabas. O, papat sa screen ninyo. Ayan, Grow with YouTube. At dito makikita ninyo yung number ng subscribers nyo at number ng public watch hours ng mga videos ninyo. Makikita nyo din dyan yung requirement ng YouTube para makapag-apply ka sa, para makapag-apply ka ng partnership sa Google AdSense. At ang requirement niya is 1,000 subscribers at 4,000 public watch hours na views. Watch hours. Ngayon, nakita nyo naman, to be honest, hindi ko pa siya na-abot yung standard ngayon. Makita nyo naman, to be honest, hindi ko pa na-abot o na-reach yung requirement na yun. So, long way to go pa ako. Ayan, may pakita ko sa inyo. At isa pa pala, kung mapapansin ninyo, meron dito nakasulat sa may bandang ibaba, may naka-check na kulay green. We'll send you an email when you're eligible to apply. So, ito, meron dyang nakalagay na option na i-click mo. Ang nakalagay, kung papayag ka daw ba na ma-notify ka ng YouTube kung eligible ka na mag-apply sa Google AdSense. So, kinlik ko yon para aantayin ko na lang yung confirmation ng YouTube kung eligible na ako to partner with YouTube at mag-apply sa Google AdSense. Kapag na-meet ko na yung requirement ng YouTube na 1,000 subscribers, 4,000 public watch hours, ay sasendan nila ako ng email kung pwede na ako mag-apply sa Google AdSense. So, ganun din. Ngayon sa inyo. So, ayan yung step by step kung paano ka makapag-apply ng monetization sa channel mo through new version ng YouTube. Siyempre, gamit lang ang mobile phone. Hope nakatulong ako at pakita ko sa inyo yung channel ko. Ayan. So, kung bago ka sa channel na to, please like nyo yung video na to at bisita ka sa channel ko, subscribe, then leave a comment there. At kung interesado ka sa mga video na makeup tutorials, then pwede mo panoorin. So, yun lang guys. Salamat sa time na panonood. Nakatulong ako. Please like, leave a like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa mga susunod pa nating tutorials at video kagaya nito. So, sa mga nag-i-struggle, ito na yung sagot sa katanungan ninyo. So, maraming salamat. Yun lang. Bye-bye. So, ayan guys, sana naman may natutunan kayo at kung hindi nyo naman nasundan, pwede nyo naman ulit-ulitin itong video tutorial na to para naman, alam nyo yun, makakop up kayo dun sa tutorial. Kasi alam ko naman na hindi agad-agad yan, hindi nyo agad masundan kasi medyo maliit yung screen and kasi nga mobile phone lang yung gamit ko. Pero, yun nga, madali naman itong sundan, basta paulit-ulitin nyo lang itong tutorial na to. So, sana nakatulong ako sa mga katulad ko na nagsisimula pa lang. Actually, hindi rin naman ganun kalaki pa yung mga subscribers ko at saka yung views ko. Pero at least, yung ma-share sa inyo kung ano yung mga pwede ko namang i-share. So, sana may natutunan kayong lahat. So, kung nagustuhan nyo itong tutorial na to,
please subscribe, comment down below, and like and share this video. And don't forget to click the notification bell para naman updated kayo sa lahat ng mga video tutorials na i-upload ko dito sa aking channel. So, yun lang guys. And maraming salamat sa inyo. Good night! Mebon, yeah. 물론 널 yeah. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나